Iminumong kahi ng MMDA na baguhin ang oras ng pasok sa mga eskwelahan sa University Belt at ilan pang paaralan sa Maynila. Ito'y dahil maaapektuhan daw sila ng mabigat na daloy ng trapiko kapag sinimula na ang mga proyekto ng DPWH sa susunod na buwan. Pag-aaralan daw ito ng DepEd. May nusugo si Marisol Abduraman. Ngayon pa lang may babala na ang MMDA. Ang ganitong araw-araw na kalbaryo sa daan ng mga motorista at commuter sa Metro Manila, lalala pa raw pag ikinasa na ang infrastructure projects ng DPWH sa susunod na buwan. Bukod sa pagsasaayo sa mga kalsada, ilan pa sa mga gagawin ng gobyerno ay ang Skyway 3 at ang flyover. Bagay na labis na makakaapekto sa trapiko sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Kabilang na nga rito ang University Belt dito sa Manila. At ang masaklap pa, sa kabuuan, tatagal ang 2 taon o higit pa ang mga proyekto ayon sa MMDA. Sasabay rin ito sa pagbabalik eskwela sa Hunyo, kaya masasapul ang mga estudyante. Sa 23 kolehiyo at universidad sa Maynila, nakaramihan na sa U-Belt. Di pa kasama riyan ang Skyway 3 project na makakaapekto naman sa di bababa sa 12 eskwelahan, kabilang ang ilang elementary at high school. Dahil 24 oras inaasahan ang construction, mungkahin ng MMDA i-adjust ang oras ng pasok ng mga estudyante at mga empleyado para di sila magsabay-sabay sa rush hour sa umaga. Siguro agahan ng 1 hour yung sa elementary and high school. For instance, sa Ramon Magsaysay High School sa Cubao, 6:30 na umaga ang pasok doon. May mga dumarating doon bata, 5:30 pa lang. So, i-adjust po yung pagpasok ng mga bata maging sa high school. And for traffic management reasons, dahil sabay-sabay yung construction na gagawin ng DPWH. Maaari rin daw ilipat muna sa off-site campus sa labas ng Metro Manila ang mga estudyante ng universidad. Doon muna for the next 2 years mag-aral. So lalago pa yung local economy at makaka-full blast itong infrastructure project. Pero ngayon pa lang, tutol na rito ang ilang estudyante. Mas mahirap po kasi pag umaga po, pagigising din. Masyadong gahul po sa oras. Mahirapan po kami mag-adjust sa sarili namin na gano'n na po yung schedule namin. Hindi okay sa ini-adjust yung pasok po. Kasi pumaga na po pasok namin. Gayunman, may ilang bukas pa rin sa mungkahe ng MMDA. Kasi para sa amin naman po yung kapakanan namin yung iniisip nila. Kung yun ba yung magiging ikabubuti. Sa ngayon, pag-aaralan daw ng DepEd ang mungkahe ng MMDA. Ang dapat dyan tingnan mabuti ay yung kung anong oras sila magsisimula at anong oras sila uuwi. Ay yung klase natin talagang hindi dapat mababawasan yon. Marisol Abduraman, GMA News.